ang sinasabi ko sa inyo, now, pa-cancel nyo yung letter of authority because lahat ng letter of authority ay contrary sa administrative rules and regulation. Number two, contrary sa tax code. And number three, contrary sa ating constitution. So therefore, voidable. Kailangan nyo lang pumunta sa court kasi hindi yan papayag ang BIR. At kailangan nyo makuha na kayo ay dine-deny ng BIR doon sa sinabi kong tatlong situations or grounds para makancel yung LOA. Sigurado, i-deny kayo niyan. And number two, dapat yung LOA ay mayroong under the penalty of perjury, wala eh. So, yun yung mga grounds natin na pwedeng pang-cancel ng LOA. Kung ayaw nyo naman cancelin, may another way, may options kayo, o option, number one, ngayon pa lang, preemptive strike. Ano ang selection criteria? Number two, ito yung mga gagawin yung audit procedures just in case bigyan mo ko ng LOA. At kung may LOA na kayo, ganun uli. Ano ang ginamit yung selection criteria sa akin kung inisyon tong LOA na hawak ko ngayon? And number two, ito yung procedure para sa pag-i-issue ng assessment, ginamit nyo ba? Kung hindi, may liability kayo sa batas. So with that, pwede na tayo mag-usap tungkol sa mga problem ninyo tungkol sa LOA. Yan po. Thank you, Sir Emelino T. Maestro, our tax specialista guru. Now, the floor is open for question and answers. So, sa may mga katanungan po sa ating audience or participants, pwede nyo pong i-type sa ating chat box. Pwede rin pong anonymous question at pwede po kayo magtaas ng kamay sa Google Meet. Kaya lang ako. Ayan po, sir. We have a question from Sir Ian. Hello, sir. Good evening. Magandang araw sa'yo, Ian. Question ko lang, sir. Kapag po na-void yung LOA, for example po, yung for the year 2020, pag nagawa po siyang ma-void, hindi po sila pwede mag-re-issue ng another LOA with that same year. Actually, sir, pag na-void, ibig sabihin, wala ka ng liability or wala silang may issue ng assessment. Ngayon, yung susunod mong tanong is, pwede ba silang mag-issue? Kung yung transaction ay nagfo-fall under the cases mentioned under the BIR audit program, pwede. Di ba meron pa nga tayong problem kahapon na na-issuean na ng LOA ng regional, in-issuean pa ng LOA ng national office. Well, hindi natin pwedeng pigilin, sir, kung yung situation mo or circumstance mo or yung instance mo ay nagpo-fall under selection code ng BIR. Wala makakapigil nun. Okay, thank you. Next questions po from our audience or participants. Open po ang ating floor sa inyong mga katanungan. Ayan po, follow-up question from Sir Ian. Sir, question ko lang po, ano po ba yung procedure ng para ma-void yung LOA. Like for example, nakita natin na mayroong violation based on dun sa mga criteria na binanggit nyo po. Halimbawa, yung LOA mo, binalidate mo, may hawak ka ng RMO 19-2015, yes. Chinek mo ngayon, ang daming selection criteria dun, ni isa dun, wala ka. Wala yung, hindi ka pasok, ibig sabihin. Yes. Siyempre, tatanungin mo BIR. Gagawa ka ng formal letter. Sasabihin mo, number one, binalidate mo kung yung LOA ay, sabi kasi din, those that match the selection criteria, hindi nagmamatch sa'yo. Ano yung ginamit nila? Tanungin mo sila. Baka meron silang ibang ginamit na hindi rin natin alam. Yung una natin gagawin. Second, kung hindi nila masagot, di humingi ka ng certification na ano yung usually yung sasagot sa'yo dyan
issued pursuant to Section 6A and Section 10C. Yan lagi. Eh, hindi naman selection criteria yun. Yun yung basis. Sa Section 6A, yun yung basis para mag-issue. Yung Section 6A, basis para kay commissioner na mag-issue ng LOA. Yung Section 10C ay basis para kay regional director na mag-issue ng LOA. Magkaiba yun. Diba? Ang tinatanong natin, selection criteria. Yun yung law nagbibigay sa kanila ng power. O ano yung rule nila na sa, objectively, kaya ka nakatanggap ng LOA. Yun yung tinatanong natin. Pag wala silang nasabi, o hindi definitely, hindi ka dapat makatanggap ng LOA. Diba? Eh sabi, ang mga takatanggap lang ng LOA, those match with the selection criteria, hindi ka naman nakamatch dun. Hindi may violation sila. Ministerial duty, hindi pa magawa. So, sir, sasabihin ko na sa'yo, totoo. Lalaban ng BIR. So, ang susunod mo dyan, punta ka ng Court of Tax Appeals. Bayad ka ng 8,000 or 9,000 judicial fee para mag-intervene sila. Pag walang controversy na ni-raise ka sa Court of Tax Appeals, eh lalabas yung valid. Kasi they enjoy the presumption of regularity. Court lang ang pwede makapaghinto sa kanila, sir. Thank you, sir. Very helpful yung mga information. Salamat, sir. Salamat sa tanong mo. Thank you, sir. So, next question po from our audience, our participants. Eh, kung wala pang question, Trish, may po-promote ka ba? Yes, sir. Meron po. Ayan po. Meron tayong tanong bago po tayo mag-promote. From Monica, paano po kung hindi mag-match yung amount? Okay po. So, ang ating focus for today, ma'am, is LOA po. Ang ating other questions not related to LOA will be attended to sa iba nating webinar. Anong tanong niya muna? NOD po, do. NOD po, sir. Sige, sagutin ko na. Anong tanong ni Monica? Ayan po. Paano po kung hindi mag-match yung amount sa NOD and sa self-assessment? Pwede ba i-question in writing yun? Alam mo, Monica, tutulungan kita sa problem mo. Tutulungan kita. Kung ano tinuro ko sa iyo ngayon, gagamitin ko laban sa BIR. Diyan sa problema mo. Maghintay ka lang. Tutulungan kita. Kung nag-iniisip mo, sisingilin kita, hindi kita sisingilin. Tutulungan kita. Natutuwa ako sa kaso mo. O, sino pa? Ayan po, may mga katanungan pa po ba tayo? Ayan po, so while waiting for questions, yes po, sir. O, sige, meron kang ipopromote. Yes, meron po tayong ipopromote. Mm. So, mga ka-taxpayer naming mahal, meron po kaming bagong nirelease na video ni Sir Emilino T. Maestro. At ito na nga po ang reinvigorated rate o yung run after tax evaders na video ni Sir. Available po ito sa inyo kung mag-a-avail kayo for 48 hours. Ang halaga lamang ay 6,000 pesos. So, marami po tayo matututunan again on run after tax evader. So, development investigation prosecution po ito. Ano po yung nilalaman nito? So, the probability of preventing a rate problem would increase when you know how to prevent or deny the BIR officials with their exercising of their criminal minds and actions. In this video, tuturuan po kayo ni Sir Emilino T. Maestro kung paano gawin ito. How to prevent a rate problem. So, sa halaga lang 6K, pwedeng-pwede nyo pong ma-access ito. Good for 48 hours. Sa mga interesado po, 20 taxpayers lamang po ang aming i-admit with this special edition video. So, i-message nyo lang po kami nasa chat box, Sir Emilio or Miss Denise. You can message us if you're interested. So, other announcements are reserved for later. Meron pa po tayong questions. May kaklaruin ko lang, Trish. Sir. Yung mga nag-assess sa atin ng rate, wala na silang babayaran dyan, ha? Opo. Okay, sige. Sir, may question po tayo. Sige. Yung sa examination po, pwede okay. Po ba isang beses lang sila mag-examine sa office? Hindi, ganito yan, sir. Sabi ng batas, meron silang 180 days.
So ang labanan kasi niyan sa totoong practice, hindi sila mag-examine. Walang nag-examine. Ibibigay sa iyo yung LOA, hindi babalik yan, sir. Mag-iintay yan ng 10 days, mag-expire, bibigyan ka ng first notice. Papareceive lang. Hindi yan magsasabi na mag-examine sila. Bigyan ka ng first notice. Alis uli yan. Within 10 days, babalik yan second notice. Hindi rin niya sasabihin pagka-receive sa'yo ng... kinukuha lang nila receive. Copy. Tapos, pag nakumpleto nila yung process na yan, dadali nila sa legal. Pagdating sa legal, isusubpina ka. Kahit anong gawin mo sa legal, sir, talo ka. Dadali ngayon nila sa DOJ. So, pagdating sa DOJ, kahit anong gawin mo, talo ka pa rin. Dali nila sa court ngayon. Warrant of arrest ka na. Ngayon, since nasa court na yan, ina-allow sila ngayon ng tax code mag-assess based sa presumption. So ngayon, siyempre, presumption yun. Kahit anong ilagay nila ron, pwede. Presumption eh. Binigyan mo sila ng opportunity na mag-presume. Bigyan ka nga assessment na hindi mo naiintindihan. Yun ang tactic nila. So ngayon, dalawa problem mo. May criminal ka na, may assessment ka pa. So ang strategy, i-deny mo sila na makarating sa court o makarating sa ano nila, sa legal department. Hindi mo sila kakampi. I-deny mo. Paano? Sinabi ko na kanina. Pagkadating ng LOA, huwag mong paaalisin yung revenue officer. Gagawa ka ng request for immediate audit because yun yung magiging ticket mo para hindi ka makareceive ng subpoena, duces, tecum. So may ebidensya ka na nagpapa-audit ka at siya ang may ayaw mag-audit. So yun yung strategy. Deny mo sila na magamit yung presumption. So yun yung strategy, sir. Sinabi ko na, yan yung effective yan, sir. Effective yan. Takot ang revenue officer pag nagpa-examine ka na. Dahil alam nila, gagamitin mo lang yung ginagawa nila laban sa kanila. Again, mag-download kayo ng RAMO 1-2020 at RAMO 1-2022. Napaka-effective niyan. Kung meron kayo makukuha. Kung wala naman, siguro manghingi kayo kay Emilio o kaya kay Trish. Meron kaming kopya nun. Ano ba yung tanong? Nakalimutan ko na tuloy. So, ayun po yung tanong kanina ni Ma'am, pwede ba daw isang beses lang mag-examine na sagot? Hindi, ang gagawin natin doon, sa request for immediate audit, tayo yung magdidikta kailan, anong oras sila mag-e-examine, araw sila mag-e-examine. Pikon na pikon yun, sir. Pikon na pikon. Ikaw nagdidikta eh. Kasi sinasabi niya, hindi, kami magdidikta. Gamagamit ka ng facility ko, opisina ko to. Meron kaming office decorum dito. Mula alas 8 hanggang alas 2, naghahanap buhay kami. Hindi ikaw ang hanap buhay namin. Meron kami sariling regular duty. Ganun ako mag-explain. So, available kami mula alas 3 hanggang alas 5, dalawang oras lang. Galit na galit yun na magtrabaho mula ng hapon. Kasi yung mga taong yan, alas 3 pa lang nasa bahay na yan. Tapos sasabihin mo, alas 3 sila magsisimula magtrabaho hanggang alas 5. Ay, galit na galit yan. Eh, okay lang sa akin kung magalit ka. Pag galit ka, mahirapan ka mag-isip. Eh, di ko mahirap mag-isip, hindi ko maka-issue ng assessment. So, yun yung ginagamit ko. Gumagamit ako ng emosyon. Kayo, kung kaya nyo tanggapin yun, eh, di gamit nyo. Kung hindi naman, eh, meron namang stoppel. Pa-stoppel na kayo lagi. So, yun yung strategy. So, merong time frame, may date, naka-identify yun. Tapos nakikiusap yan, sir. Pag gano'n, nakikiusap yan. Bumababa yan. O di mas mataas ka na ngayon sa kanila. Hindi na sila Diyos. pantay na kayo. Diba? Pwede ba ganito? Nakikiusap na. So, ibig sabihin, control mo na yan. E, importante, makontrol mo eh. So, ikaw mo kumontrol ng time and day. Hindi pwedeng isa lang. Mas mahaba, mas maganda para sa'yo. Diba? Sasabihin niya, nagre-refuse ka kung isa lang. Eh. Nagre-refuse ka, magpa-audit sa amin. Hindi! 180 days tuloy-tuloy kung gusto mo. Pero alas 3 hanggang alas 5. Walang gumagawa nun. At takot sila
Sa totoo lang, sa Lunes may mangyayaring ganyan. Alam mo, ginawa na revenue officer, tinawag yung group supervisor, "Sir, tulungan mo ako. Hindi ko kaya to." O, dalawa na sila. Takot sila, sir, pag ganyan ang ginawa mo. Another question. Ayan po, next question. Sa preemptive strike po, need po ba in writing yung question pag sa selection criteria? Oh, ganito ang component ng preemptive strike. Parang gimigera. War on LOA nga tayo. Migera. Mas maiging ikaw yung unang umatak. Masugatan mo na yung kalaban mo. Kaysa ikaw yung masugatan. Mawalan mo sila ng pakpak. Baksak mo na yung aeroplano nila. Wala silang magamit na aeroplano. Atakihin mo na. The best yun, sir. So, ang preemptive strike, dalawa. Atakihin mo sila sa selection criteria, one. Atakihin mo sila sa procedure kung sakaling magkakaroon ka LOA. Yun yung preemptive strike. Magkaiwala yun. Kasi yung isa, attack sa RDO tsaka regional director. Yung pangalawa, attack yun sa group supervisor tsaka RO. So, magkaibang letter. O, yun ang answer ko doon. Ngayon na, hindi bago ka makareceive, hindi ka pagkatapos makareceive ng LO, hindi. Bago. Another question. Ayan po, next question from Mr. or Ms. Koy Koy. Nagtataas ng kamay si Koy. Apo, yes sir. Apo, sir, pwede bang, meron po ba tayong, ano po, pwede pong makahingi po ng format for request for immediate audit? Request for immediate audit. Alam mo, Koy, ang hanap buhay ho namin is gumawa ng mga templates. Okay po. Okay. So, pag meron kaming mga ginagamit, tsaka bago namin na ibenta yan, tines muna namin yan eh. Kung ano magiging epekto. Opo. So, pag nakita naming successful, tsaka namin ino-offer sa public. Kasi mas murang bumili ng template kaysa kunin ang grupo ko na humawak ng kaso. Masyadong mahal ang PF. Okay po. Okay po, sir. So, ginagawa naming affordable yung alam namin through templates. Okay po. So, pwede nyo kontakin si Tricia o kaya si Emelio kung ano man ang kailangan yung templates. Okay po. Thank you po. Thank you, sir. Salamat, Koy. Next question po tayo from ma'am. Hi, sir. We received LOA March 4 together with first notice. Pero ang LOA po ay dated February 9. And sa first notice po, naka-indicate doon kung saan isubmit ang records. Valid po ba yun? Mali. Until now po, wala pa kaming any documents na nasasubmit. Ganito ang procedure. Ang sabi ng batas is makakatanggap ka ng LOA at checklist, hindi first notice. Ang first notice matatanggap mo after 10 days. Oh, so may mali na kagad sa procedure. Ang gagamitin mo dyan, ma'am, is RAMO 3-82 and RMO 88-2010. Pakilista mo. Okay? Yan ang panlaban mo. Meron ng irregularity. Yung irregularity na yan, magiging tama kung mananatili kang tahimik. So, dumaldal ka in writing. Mali yung ginagawa sa'yo. Another question. Yan po. Sana na-take note po natin yun. Another question po from the audience or participants. Feel free to raise your hands or ask po sa ating question and answer chat box. Ayan po. So while waiting for any last questions, i-plug lang po natin ang future events natin with Sir Emilino Maestro. April 1 and April 2 po, meron ulit tayong webinars. Tungkol naman po ito sa bookkeeping at financial statements. So, you may contact us, Sir Emilio and Ms. Denise, for any updates on these said dates. Ayan po, another question. Where do you submit your reply to that unfair LOA as sent above? Okay. Number one, pag ako gumawa niyan, napakadaming taong involved.
una, may disciplinary agency ang gobyerno, Office of the President, Anti-Red Tape Authority, Ombudsman, Civil Service. Laging may kope ang apat na yan. Pag, kahit anong letter na pinaginawa ko, may kope ang apat na yan. Disciplinary office yun eh. Tapos, meron akong tinatawag na revenue officer involved. Number one, si commissioner, because ang tax code, eh, si commissioner lang naman ang binigyan ng power dyan. So, dinelegate niya. Kanino niya dinelegate? Regional director, revenue district officer, revenue officer, group supervisor. So, all in all, siyam ang minibigyan ko ng kopya. Plus, of course, yung ikasampu, eh, yung receiving copy. Importante yon. Dapat yun may tatak at least nung regional director at saka nung revenue district office. Ang problem kasi sa pagpapareceive sa BIR, ayaw nilang i-receive. Kasi pag nagkapag-receive sila ng dokumento, it creates problem sa kanila at it creates obligation na sumagot sila, whether rejection or favorable response. Ayaw nila nun. Ayaw nilang gumawa ng letter. So, ang ginagawa kong strategy para tanggapin nila, pinare-receive ko muna sa BIR office. Pag nakita nilang may tatak na ang BIR office, wala silang magawa kung hindi i-receive nila. Pero kung dediretso ka sa RDO, dediretso ka sa regional director, ay pahirapan ka magpa-receive dyan. Ang daming, madaming excuses tsaka alibis. O di para matanggal yun, mabibwisit ka lang, eh, sa BIR Commissioner's Office, walang ginawa mga tao doon, kundi receive lang ng receive. O, di pa-receive mo. Siyempre, pag nagpapareceive ka, lagyan mo ng pangalan ng kinoy nag-receive, kailang anong oras ni-receive, at kailan ni-receive. Anong division yung nag-receive. O, yun lang yun. Netatak naman sila roon. Ganun ang pagpapareceive. Kung gusto nyo maalaman kung paano ako mag-receive, nasa YouTube ko yan. Paano magpa-receive ng letter sa BIR? At kanino ipare-receive? Panoorin nyo lang, nasa YouTube. May detail pa. Another question. Floor is now open for another question from the audience. May gusto pa po bang magtanong? Ito lang gusto kong iparating sa inyo. Hindi ho natin Diyos ang mga BIR official. Public servant sila. Tayo yung public, sila yung servant. Tandaan nyo yan. At ang totoo niyan, i-deny nyo sila na i-exercise nila yung kanilang criminal minds and criminal action. Yun yung tinuturo ko sa inyo. Kasi yung hindi pag pe-perform ng kanilang official duty, criminal mind yun eh. Wala namang nag-audit. Nung panahon ni Ramos, tinanggal yung ano eh. Panahon ni Presidente Ramos, ino-audit sila ng COA eh. Tinanggal. Sayang. Meron tayong kakampi. Ngayon, wala na tayong kakampi. Sino kakampi mo? Sarili mo. E di mag-aaral ka ng tax code para hindi ka maloloko. Yun lang yun. So, kung wala na kayong question, sana may natutunan kayo. Marami akong, medyo matawa lang ako sa araw na to. Medyo maganda mood ko. So, pasensya na kayo kung paano yung tarawa ko. So, wala na. Di, let's call it a night. Okay ba, Trish? Yes, sir. Thank you so much po. Thank you so much po, Sir Emilino T. Maestro, our tax specialista guru. Nais po naming imbitahin lahat ng ating audience and participants. Like and follow our Facebook page at Kataxpayer. At meron din tayong YouTube at tax specialista kung saan ina-upload ni Sir ETM ang iba't iba pa niyang free lectures and announcements po. So, we would like to reiterate, meron po tayong mga naka-ready na templates curated by our tax guru and maaari nyo po itong mabili sa per case. So, available po siya. You may email Sir Emilio or Miss Denise to get a copy of the template for at an affordable price. So, ayan po, merong LOA templates, merong NOD templates. Marami po si Sir na nakahanda. Email nyo lang po kami. Next steps to do. Number one, attend webinar.
pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar number 2. Buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number 3, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number 4, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. At para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you mga minamahal kong ka-taxpayer for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.